Hello mga kahabi, welcome back sa aking aviary, kamusta kayo? So mga kahabi, welcome back to my channel. So today mga kahabi, naalala nyo sa previous vlog natin na pinakita ko yung pinasok tayo dito ng ahas. So pang fourth na instance na yon, no? Yung first instance, hindi na-i-film ko, no? Na-i-vlog ko yung unang nangyari. Tapos yung pang second chapter, hindi ko na na-i-film dahil hindi ako nag-vlog ng mga time na yon. Tapos yung, ito, sakto yung pang apat na ano, na i-video ko, no? So yun nga mga kabi, with that, no, siguro naman very obvious na frequent ang pagpunta dito, pagbisita sa atin ng ahas, no? So mga kahabi, syempre tinitake ko na yun as ano, as warning, no, na baka next time hindi na tayo maging sobrang swerte kagaya naman nakaraan na hindi tayo nakagat. Baka this time hindi natin alam, baka mamaya habang nakatayo ako rito biglang may dumaan sa pa ako, no, tapos makakagat tayo, hindi natin alam. Tapos swerte din na nanvenomous yung ano, yung nakakuha nating ahas. Paano pag next time venomous na yung napunta rito, diba? So yun yan mga kahabi, definitely maglilipat na tayo ng pwesto ng aviary, tapos magpo-close aviary na din ako dahil nasabi ko na rin before mga kahabi na gagawing parking ito, no, kasi marami na. So yun yan, kasi marami na rin sasakyan dito sa amin, no, yung mga relatives namin, yung mga sasakyan nila, yan, pinapark, wala nang ma-parking yan. So kailangan ng yan na to, kailangan ng ialis, no, kumbaga. So mga kahabi, share ko lang kung paano, kung sakali, no, kung sakali mangyari sa inyo yung nangyari sa akin, no, papart ako sa inyo kung ano yung mga pwede nyo gawin para ma-ano nyo, ma-overcome nyo yung situation mga kahabi, no. So napansin nyo mga kahabi, ang unang-unang ginawa ko nung nakita ko yung ahas, no, sa nest box, ang unang-unang kong ginawa mga kahabi, nag-ano muna ako, nag-relax muna ako, kumbaga, dahil nakita ko na inassess ko yung situation mga kahabi, eh. Napansin ko na yung ahas, hindi naman siya active. Kasi syempre, kakakain lang niya mga kahabi. Ang ugali kasi ng mga ahas na yan, pag nakakain na sila, aantayin nilang matunaw yun mga kahabi, hindi muna sila magagagalaw, no? Mag-aano muna sila, lulungga muna sila, yun yung instinct nila. So since mga kahabi, ito, dito yung cage nun, eh. Ngayon mga kahabi, since na ano nila rito, na napasok niya to, ngayon nakain niya yung ibon. Okay? So ngayon meron na siyang ganito kalaking ibon sa katawan niya. Na obviously ibon na to, hindi to makakalabas sa cage to. Ganun din mga kahabi, pag nasa katawan na ng ahas, hindi na yun makakalabas dito. So ang gagawin niya mga kahabi, maghahanap siya ng place kung saan feeling niya safe siya, no? Which is yung nest box. Okay? So mga kahabi, doon sa apat na incident na nangyari dito, tatlo sa mga yun mga kahabi, lahat sila nagtago sa nest box, okay? Kasi nga mga kahabi, naglulungga sila, yun yung instinct nila, maglulungga sila, pupunta sila sa somewhere na medyo kulob or medyo kulong o madilim, ganun, feeling nila safe sila. So mga kahabi, ang unang-unang gagawin is mag-relax, i-assess mo yung situation, tapos huwag kang magpapadala mga kahabi sa panic, huwag kang magpapanic kasi pag nagpanik ka, lalong ano, hindi ka makapag-isip ng maayos. Tapos, hindi ka maka-come up ng solution o ng magandang solution. Next mga kahabi is, pag na-assess mo na yung situation, napag-relax ka na, isipin mo, no, kung paano mo kukunin yung ahas o paano mo siya huhulihin. So mga kahabi, ako meron akong napanood dati sa mga film, sa mga video sa YouTube, saka dito sa amin, no. Kasi doon sa tita ko may nahuling sawa doon dati. No? Malaki yung sawa. Nakita ko kung ano yung panggamit nila. So definitely mga kahabi, ang ginawa ko, since maliit lang yung huhulihin ko, doon malaki na siya para sa akin, pero kumbaga hindi naman siya ganoon kalaki na python size. Ito yung kinuha kong panghuli mga kahabi. Ayun. Kumuha lang ako ng PVC. Kung makakakuha kayo ng mas mahaba pa dito, mas maigi. So siguro to, feeling ko mga ano to, 16 inches. Pero kung may makukuha kayo mas mahaba pa ng bahagya, mas okay. Huwag yung sobrang haba mga kahabi, kasi pag sobrang haba, mahihirapan kayong i-navigate o i-pwesto siya. Okay? So mga kahabi, ang ginawa ko, kunwari ito yung ulo ng ahas, yan, kunwari yan yung ulo ng ahas dun sa ano, sa loob ng nest box. Mga kahabi, ginawa ko lang, nilusot ko lang. Ito yan, no, nilusot ko lang yung paloop
So yun yan mga kabi, ang ginamit ko ay ano, ito, green na nylon cord. Matibay siya mga kabi, despite na manipis siya, matibay siya. So sa nung nakita ko 'tong mga kabi, sabi ko okay na 'to kasi maliit lang naman yung huhulihin ko, hindi naman siya ganoon kalaki. Pero kung ang huhulihin niyo ay mga gasawa mga kabi, kailangan niyo doon yung talagang lubid, tsaka mas malaking, mas mataba dito na PVC. So ako nung nakuha ko 'to, ito kasi yung PVC lang na available eh, kasi yung iba ang haba na. Ayun. Ayun ang haba na ng mga PVC na available next mga ilang ano 'yan, ilang feet. So ito lang yung maikli. No? So kung mas mahaba ng kaunti rito, kahit mga siguro mga 18 to 20 inch, mas okay. So ito yung nakuha ko. Ginawa ko mga kahabi, ito, ang use nito is ilulusot mo yung ulo ng ass dito. Siyempre gagawin mo yun ng dahan-dahan para hindi mag-freak out o hindi magwala yung ass, para hindi siya masyadong mag-panic, no? Ginawa namin, nung tatay ko, binuksan ko dito yung binuksan ko yung nest box. Ang gamit kong pambukas ng nest box mga kahabi, ito rin. So tinry ko siyang buksan na ganun, dahan-dahan. So nakita ko na mga kahabi yung loob, ginanong ko lang, oh, tinry ko dahan-dahan ipasok yung ulo ng ahas. Ngayon mga kahabi, kunwari ito yung ulo ng ahas, ito. Siguro kung gusto mo lang ilusot, hanggang dito lang. Hanggang dito mo lang ilulusot yung ano, yung cord. Kasi kapag masyado ng malayo, may yung ulo niya makakagalaw-galaw pa. So ginawa ko mga kabi, pag nalusot mo na, ihilahin mo lang to, itong part na to. Yan, nung nailusot ko ng ganyan mga kabi, saka ako hinila ng mahigpit. Hinila ko ng mahigpit na ganun. Yan. Pupansin nyo, ayun o. Ganun. Tapos huwag mong bibitawan. Ngayon mga kabi, bago mo gawin itong step na ito, sinasuggest ko na, isipin mo muna, anong gagawin mo dun sa ahas pag nahuli mo na? Saan mo siya ilalagay? No? Kung saan mo isisilid? Kung gano'n, kung anong plano mo? No? Dapat planado na. Para kapag nahuli mo na siya, hindi ka palang kung kailan mo lang siya nahuli, doon ka pala mag-isip sa kung anong next mong gagawin. No? So dapat, pagkahuli mo sa kanya, alam mo na kung anong gagawin mo. No, mga kahabi? Tsaka isa pang advice mga kahabi, kung mayroong pwedeng tumulong sa inyo, patulong kayo kasi syempre 2 is better than 1 mga kahabi. Maigi na mayroon kayong katulong. Saka kung kukuha kayo ng tutulong sa inyo mga kahabi, huwag yung nervyoso. Kasi baka mamaya magpanik siya, mataranta ka rin, no? Ninervyosin ka rin, mahahawa ka sa kanya. Ay makakalabas yan dyan pa, umalis ka dyan pa, makakalabas yan pa, ayan o. Wala ka naman, nakakanervyos ka. Wala akong nervyos, ninervyos ako talaga. Yun mga kahabi, yun lang yung ginamit ko, no? Yun lang yung ginamit ko nung hinuli namin yung ahas. Yan, so ito. So ngayon, ikikip ko muna to dito. Okay. So, salamat nga pala dun sa nag-advise. So meron akong mga, hanggat hindi ko pa nagagawa yung bagong ibiyari, hanggat hindi pa tayo makapagpagawa. So meron muna akong gagawin na, ano, na steps na pwede munang remedy muna, no? Pansamantala. So una mga kabi, ang gagawin ko is advice ng ano ko, ng kaibigan ko si Paring Roy Trinidad. Ang advice niya is sprayan paikot palibot ng aviary na zone rocks dahil nakakapag-repel daw ito ng ahas. No? Secondly mga kahabi, yung paggamit ng gloves, no? Medyo nakakailang siya kasi syempre sanay ako na direct ko na hawakan yung mga bagay rito sa aviary kapag nanabigito ako rito o kaya pag may ginagawa ako dito. So definitely isasama ko siya sa practice ko yung paggamit ng gloves, no? Para if ever mga kahabi na mangyari uli yun, kung matuklaw man tayo, makakagat man tayo, at least hindi direct na skin, no? Skin agad. So magam, kahit paano maipe-prevent niya ako na makagat or maibaon sa akin yung ano, yung ngipin ng ahas. Tapos mga kahabi, yung pang third advice, umorder na ako ng ano, ng net, yung lambat. Ang plano ko is palilibutan ko to. Yan, itong side na to, palilibutan ko yan hanggang dito. Tapos pati to. Yan. Ang problema lang sa kanya mga kahabi is hindi kasi i-close aviary to, no? Still matting lang siya palibot. So, marami-rami. Marami-rami yung kakailangan natin na lambat. No, dumura lang naman siya, hindi naman siya ganun kamahal, pero
magiging gastos pa rin siya kumbaga, pero yun nga, para rin naman sa kaligtasan natin yun. And last mga kahabi is yung hindi ko pa nagagawa masyado, pero naglilinis na kami dito mga kahabi, no? Naglilinis na kami unti-unti dahil makapansin nyo kasi magubat ito sa amin. Papakita ko sa inyo mga kahabi kung saan ko balak ilagay yung ano ko, yung magiging bago kong ABR kung sakali. Yan. Dito. Itong lupa dito sa likod mga kahabi, sa amin to eh. Yan. Yan nakikita niya. Lahat yan amin yan. No? So, natanggal na namin yung puno ng bayabas na ano rito, puno ng saging. Yan. Yan. So, medyo napalinis na namin ng kaunti. Pero, madumi pa din, syempre. Ayan. Ayan. Ito, kakailangan yung tanggalin itong malalaking troso dito. Puno ng mangga kasi itong mga kahabi. Na nabuwal nung bagyo sa sobrang lakas ng hangin. So, kailangan natin palinis yan, paalis. No? Kukuha tayo ng tao para mag, ano yan, mag pira-piraso, no? Puputol-putulin. Ay, hindi ito yung anak ko. Hello! Ba't bukas, ba't bukas to? Pasok, pasok. Bye-bye. Yan, makakalat kasi dito sa likod eh, puro. Siyempre tutubo pa ulit 'to pag hindi binunot 'yung ano eh, 'yung ugat. So kukuha tayo ng tao para maggagawa nun dahil hindi natin kayang gawin 'yun dahil ano, kalat pa rito dahil nagpagawa kami rito eh. Ayun ang mga kahoy-kahoy. So don't judge me mga kahabi. Hindi ako makalat eh. Nagkataon na talaga hindi ko pa malinis pa agad sa ngayon. Dahil lagi nawawala ng tubig dito sa amin. Tapos, ano ba, may nilad no? May nilad, ano na. So yan, mag-hire tayo ng tao para putulin ito. Tapos, papa-pick up natin to dun sa ano. Sa kung sino mang department ang responsible para sa waste management ng mga ganitong klase, yung hindi basurang bahay. Ito nga pala yung mga talbos na tinanim ng nanay ko. Pinapakain ko yan doon sa mga ibon ko, no? Kinakain namin yan, kinukuha namin yung mga talbos. Tapos yung mga sobra, since marami sila, pinapakain ko sa ibon ko yung iba, no? So, malamang aalisin ko na rin yan. Ito mapapansin nyo. Yan. Bahala ko sana, either dito. Ayan, itong space na yan. Maganda kasi may dingding na kaagad siya. Ayun, mataas yung dingding niya hanggang doon. No? Tapos, papapalitadahan ko na lang to. Tapos, palalagyan ko ng bubong. Siguro, mga hanggang dito. Yan, hanggang dito. Mula doon hanggang dito. Medyo malaki-laki na rin siya. So, doon natin lalagay yung mga ibon natin. Tapos, ito, pagagawan daw ng kubo ng nanay ko dito. Eh. So, kung hindi man gagamitin ng nanay ko itong area na to, ako gagamit na ito. So, yun lang mga kabi, pinakita ko lang yung ano natin, yung magiging area ng bago nating aviary. So, since ngayon wala pa akong budget dahil kapapaayos lang, kakapagawa ko lang ng kusina ng wife ko. So, ipon muna ulit, no? Eh, hindi naman ako gumagastos ng sarili kong pera talaga rito sa aviary. Kumbaga, yung mga napagbebentahan ko lang ng ibon sa pagkinakailangan ko, yun ang pinabibili ko ng feeds nila, parang bibili ko ng bagong cage kung kailangan ko ng bagong cage. So malamang dito ko lang din kukunin yung panggagawa ko ng bagong aviary mga kahabi. So be on the lookout mga kahabi, no? Nagbibenta ako ng ibon. Hindi ko nga lang mapicturean isa-isa kasi may mga nag-i-inquire. Picturean ko daw tapos send ko sa kanila. Eh, hindi ko na nga maisingit itong pagbablog ko. No, maigi mga kahabi kung meron kayong time, no? Pumasyal kayo dito, no? Mag-ano na lang tayo, mag-observe na lang tayo ng social distancing. Tapos, para makapamili kayo personally, no, makita nyo yung mga ibon, makita nyo kung tama yung health nila, kung meron kayong question sa akin, mas madali sagutin kasi nag-uusap tayo kaysa yung chat tayo, pindot-pindot tayo sa cellphone. No. Dito lang naman ako sa Valenzuela City mga kahabis, kung meron kayong inquiry, no, kung gusto nyo mag-visit, PM nyo lang itong page ko, Kimonera Aviary YT, no, sa Facebook. Update mga kahabis dun sa pair na nawala ng inakay dahil pinasok ng ahas. Napansin ko mga kahabi, yung hen, hindi niya na pinapasok tong ano, hindi niya na pinapasok yung nest box dito. So ang ginawa ko mga kahabi, mukhang na ano siya, mukhang natroma yung ibon natin. No, hindi niya na pinapasok to, wala namang iniwan yung ahas dito na something na malicious.
Pero ayun na nung ano mga kahabi mo na trauma, ayun na nung ibon mag ano rito, magpumasok sa nest box. So ginawa ko mga kahabi, since hindi siya pumapasok pa ng nest box sa trauma siya, gusto ko muna siyang pagpahingahin. No, pinagpahinga ko muna yung ibon mga kahabi, yung pair na yun, kasi nakakadalawang clutch na rin sila or 3 clutch na straight. So sabi ko sige, i-break ko muna sila from breeding para ma-relax sa relax ng kaunti, makabawi yung mga breeders natin. Tapos nagsalang ako ng panibagong ibon dito. So ito yung bago kong sinalang mga kahabi. Meron ako ritong opaline. Ayun o, opaline sa baba. Na ayun o, hen, opaline niya. Ay, normal pala to, normal, sorry. Normal na parang cinnamon. Tapos meron tayo ritong rainbow na cock. So balak ko sana itong cock na to, gagamitin ko sana siya back to back rainbow. Ayan. Kaso mga kahabi, napansin ko, banded sila sa flight, nagsusubuan na sila, lagi silang magkatabi. Tapos nasa right age na sila para mag-breed. Ayun o. Oh, gusto na mag-breed na ito mga kahabi. Ayun o, very compatible sila. Ayan. Ano sila mga kahabi? Natural pairing sila doon sa cage natin sa flight. Ngayon, since marami naman akong cock, kasi mas marami yung cock dito kaysa sa hen. Ayan, meron ako ditong, ayun pa eh. Siguro mga apat pa na rainbow cock, tapos isa na lang yung rainbow hen ko dito. Ayan. Ano, daming rainbow cock dito. Bigay ni paring Denmark at ni paring Melvin. Ano. Dami, may mga ayun oh. Ito mga young pa na move, saka violet nasa likod, ayun oh. Tapos dito, puro cock to. Ang natitirang hen na lang yata dito yung bigay ni paring Melvin. So short tayo mga kahabi sa hen. Kaya ang ginawa ko, since wala pa naman ako mapagpaparisan ng rainbow dito na sinalang ko, ayun oh. Kung sino yung kaband niya, ino muna yung pagpaparisin ko. Since hago breed itong isa, yung hen natin hago breed yan. Nakikita niyo yung ano niya, nakikita niyo yung leg band niya red. Ayan, palatandaan ko yan ng meron siyang hago romo na jeans. Okay, kasi dalawa yung ano ko mga kahabi, dalawa yung ano ko, leg band, isang blue saka isang red. Yung blue, ito ginagamit ko siya para dun sa mga normal ko lang, palatandaan para hindi magkapares-pares yung magkaapatid. Okay. Tapos yung red, ginagamit natin sa mga hago breed. Tapos nilalag natin kung sino yung parents nila. Ganyan. So definitely mga kahabi, kailangan pa natin ng mga rainbow hen. No? At least tatlong peraso pa. Tapos isasalang natin sila sa ano natin. Sa mga breeding cages natin. So yun ang project natin ngayon mga kahabi. Rainbow. So gusto ko magparami ng rainbow. Saka hago romo, no? Especially mga kahabi, yung hago breed, back to back hago breed. Alam ko naglalabas ang back to back hago breed ng ano, hago romo, dahil since carrier sila pareho ng hago romo gene. Pero gusto ko ma-witness mga kahabi, kasi ganda, para asarap sa feeling yung ganun na ano, hindi visual yung pairing mo pero naglabas ng visual, no? So meron din nga pala tayo itong bagong pairing to. Back to back rainbow ito mga kahabi. Yan. Yun. So bagong salang natin yan, no? Yan. Yan. So sa mga future ano natin vlogs, makikita nyo magkakasa pa tayo ng mas marami pang rainbow pairing. So yun lang muna mga kahabi sa vlog na ito, no? Ibigyan ko lang kayo ng update. Hindi planado tong vlog na to, pero kasi gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung ginawa ko nung nangyari yung snake attack. Doon din naman snake attack, pero nung may nakita tayong ibon sa loob ng cage, yun yung ginawa natin. So yun lang muna mga kahabi. Kung nagustuhan nyo tong video na to, please hit that like button, no? Subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. Comment down below kung mayroon kayong questions, suggestions, gusto nyo magpa-shoutout. And click that bell icon mga kahabi para lagi kayong updated, notified sa mga bago natin na lalabas sa mga contents, no? So yun lang mga kahabi, kagaya yung lagi ko sinasabi, HBK, God bless and happy birthday.